updates tungkol kay Casimero, Kataraha, Fajardo, Sultan, etc. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Team Sports Channel. Maraming salamat po. Dahil po, mga kadwelo, sa kumpirmadong split, at least maybe for now, ng kampo ng former 3 Division World Champion, current WBO Global, Super Bantamweight Champion General Cuadro Alas Casimero, at Catman, at sinasabing advisor ng Team Casimero na si Stephen Lunas, marami po ang nagkomento through social media na mali raw ang desisyon ng Team Casimero, considering na malaki raw ang tulong ni Lunas noong mga panahon na medyo hirap ang sitwasyon ni Cuadro Alas. Pero hirit naman ang brother coach ni Cuadro Alas na si Jason Casimero, babalik pa rin naman daw si Lunas after sa laban sa Japan against former world champion Japanese fighter Yukinori Ogune. Ansamantala lang daw, papalitan si Lunas ng isa pang kumpare na nakabase ngayon sa Japan. Komento naman ng ilan, tingin nila for good na ang nasabing split dahil nagtila goodbye na rin kanina si Lunas at sinabing magfo-focus na lang daw siya sa kanyang pribadong buhay. Ang importante raw, na-resume na ang karera ni Cuadro Alas, as in may mga laban na with promoter at manager. Naibahagi rin ni Lunas na medyo di lang daw siya comfortable na di na nagre-respond sa kanya ang kumpare niyang si Casimero. Depensa naman ni Jason, may mga instances lang daw talaga na di nakaka-reply si Cuadro Alas even daw sa kanya at sa iba pang kinikilalang Team Casimero members. Aside naman sa negatibong mga komento tungkol sa latest na desisyong ito ng Team Casimero na palitan ang Catman, may mga nagkomento naman ng positibo saying na sooner or later, magiging okay rin ang magkumpare at magkakabalikan ulit. May mga nagkomento rin na kung kailan malapit na ang laban, may mga pumuputok na issue. Pero kayo, mga kadwelo, ano po ang masasabi niyo sa sitwasyon ngayon ng Team Casimero ahead of his upcoming match sa Japan? Comment lang po sa baba. Samantala, sa isang post naman po, mga kadwelo, ng current OPBF Super Flyweight Champion KJ Kataraha, kung saan ibinida niya ang kanyang current rankings across 4 major boxing organizations, may nagkomento. Nagtanong po sa kanya kung nakaspar na ba raw niya ang 4 Division World Champion current WBA Super Flyweight Champion Japanese Kazuto Ayoka, considering KJ's experiences inspiring sa Japan, lalo na with the Inoue brothers. Sagot ni KJ, hindi pa raw sila nag-spar pero diretso na raw sila maglalaban soon. Currently, mga kadwelo, isa si KJ sa rated contender sa WBA at gusto na rin talaga niya na mabigyan soon ng world title shot. Ibinunyag din po ni Kataraha na ang susunod niya raong laban will be sa Oktubre. Speaking of OPBF champion, mga kadwelo, naibalita po natin sa isang previous video ang pagpunta ng current OPBF light flyweight champion, the silent assassin Miguel Fajardo sa Japan. Dahil dito, mas uminit po, mga kadwelo, sa mga Fajardo supporters commenters ang potential duel between Fajardo at current unified light flyweight champion, Japanese fighter Kenshiro Tiraji. Sa ibang banda, ibinunyag po, mga kadwelo, ni Coach Juven Jimenez courtesy of Juven Sports na tila pigat na hihirapan daw sa timbang ang makakalaban ng kanyang bata, former 2-time title contender Jonas One Punch Zoro Sultan na si Frank Gonzalez, na may kasalukuyang kartada na 12 wins and 3 losses, 6 wins by way of knockout. Bagamat 8-rounder bout sa bantamweight division ang nakalagay sa boxrec sa kanilang duelo, nasa super bantamweight range po, mga kadwelo, ang kanilang timbang, kung saan sa official weigh-in ay tumimbang si Sultan ng 121.2 pounds, while tumimbang naman ang kontra ng 122.8 pounds. Well, si mga kadwelo, if ipagpapatuloy ni Sultan ang quest niya for another title sa bantamweight division, or he'll go for 122 crown. Aside kasi from current WBO bantamweight champion Jason Mayhem Muloney, dream goal din ni Sultan na makaharap ang 4 Division World Champion current unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion Japanese Monster na Oya Inoue. But of course, before even thinking about fighting the said champions, kailangan muna i-dispatch ni Sultan ang mga kaduelo niya ngayon. Bakbakang at least, winnable din talaga for Sultan. Mas kayang-kaya pa itong ipanalo kumpara sa previous na naibalitang makakalaban niya sana na si Saul Sanchez, na dinispat siya itong si Frank Gonzalez sa loob lamang ng first round. Na knockout na rin twice itong si Frank Gonzalez, while si Saul Sanchez, bagamat may 2 losses na, ay puro naman decision ang talo.